Ilan sa mga hinahangaan nating magagaling na aktor ngayon sa mundo ng showbiz ay mga dakilang ama rin sa kabila ng pagiging single. Sama-sama nating alamin kung sino-sino ang mga aktor na ito na matatawag nating Single Dads of Philippine Showbiz. Paulo Avellino, ang tinaguriang batang general na hinango sa kanyang latest hit movie na Goyo, ay isa ring dakilang ama sa kanyang mini-me na si Ethan Aquino Reyes. July 24, 2010 nang ipinanganak ni LJ Reyes si Aki, matapos ang 4 long years relationship nila ni Paulo. Parehong former finalist ng reality talent search na starstruck ang dalawa, at nag-decide mag-separate ng landas ayon sa rumors noong May 2013. Hindi direktang binanggit ng dalawa ang dahilan ng hiwalayan o kung kailan ito nangyari. Pero noong past interviews, nilinaw ni LJ na may katagalan na rin nang maghiwalay sila ng former boyfriend. Kasabay ng breakup ay ang pagdating ng bagong pag-ibig sa buhay ni Paulo. Nang hingin ang opinion ni LJ tungkol dito, nilinaw niya na wala siyang sama ng loob at masaya siya para sa dalawa. Bagamat hindi pa noon in-announce ni Casey Concepcion at Paulo na isa na silang official couple. Katunayan, March 15, 2015 lang nang i-declare sa media ni Paulo na official couple na sila ni Casey. Unfortunately, hindi rin sila nagkatuluyan. Naitanong noon kay LJ kung anong klaseng ama naman si Paulo sa kanilang anak. Anya, hindi naman daw nagkukulang si Paulo sa pag-fulfill ng kanyang duties bilang tatay ni Aki, despite the hectic schedule nito. Nabanggit din ng aktres na mayroong times na hindi maunawaan ng bata ang pangyayari sa paligid niya. Kaya naman, in-explain ni LJ ang mga ito in the best possible way na alam niya. In fact, aware ang bata sa dahilan kung bakit di niya nakakasama ang kanyang ama. As of the moment, mystery pa rin sa lahat ang reason of breakup ng former couple. Idiniin din ni LJ na walang third party kahit pa nagkaroon ng rumors nang i-admit ni Paulo na nililigawan si Casey bandang November 2013. Sa ngayon ay in a relationship na si LJ Reyes sa aktor na si Paulo Contis na talaga namang kasundong-kasundo ni Aki. Marvin Agustin, ang legendary on-screen partner noon ni Jolina Magdangal ay isa rin palang super daddy. Bukod sa pagbi-business, kinakareer din ni Marvin ang pag-aalaga sa kanyang identical twins na sina Santiago at Sebastian. August 15, 2005 nang dumating ang Lucky Charms ni Marvin sa kanyang buhay. Isang preschool owner na nagngangalang Tetet D ang ina ng kanyang mga anak. Ang mga bata ay ipinanganak sa United States at naninirahan ngayon kasama ang kanilang ina. Bagamat nag-decide ang dalawa na maging magkaibigan na lang, may mutual agreement naman sila Marvin at Tetet na gagawin ang kanilang best para palakihin ng maayos ang kambal. No reason was given behind the breakup. Ang sinabi lang ni Marvin ay nananatili silang friends at nagko-co-parents sa dalawa. Naging malapit ang loob ng aktor sa mga anak. In fact, namana rin ito ang kanyang personalities. Si Santiago, na mas matanda ng isang minuto sa kanyang kakambal, ay interesado sa business at golf. Samantalang si Sebastian naman ay mas gusto ang showbiz at soccer. Ani Marvin, 3 years old pa lang ang mga ito, ay nakitaan na niya ng hilig sa sports ang dalawa. Isa pa sa sobrang pagmamahal ng ama rito ay minsan pangang nagkasore ay si Marvin dulot ng halos araw-araw na pagsuswimming at paglubog at paggulat sa mga anak na talaga namang kinagigiliwan ng mga ito. Inamin man ni Marvin na marami siyang pagkakamaling nagawa sa buhay. Nais naman niya itong itama sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama. Sa ngayon ay single si Marvin at inaasikaso parehas ang kanyang career, charities at maging ang kanyang business. Paulo Ballesteros, ang member ng Dabarcats na si Paulo na kilala sa kanyang impersonation ng iba't ibang artist ay isa ring single father. Binigyan nila ito ng pangalang Kira Claire Ballesteros.
November 29, 2009 nang dumating ang isang blessing kay Paulo. Nagkaroon noon ng relasyon ang comedian actor kay Katrina Nevada, anak ng isang businessman at kaklase rin noon ni Paulo back in college. Unfortunately, maikling panahon lang ang itinagal ng pagmamahalan ng dalawa. Hindi rin malinaw o inannounce ng mga ito ang reason ng breakup. Their relationship lasted for a year at noon ay nagkaroon pa nga ng lawsuit between them sa custody ng bata. Bagamat busy sa kanilang schedule, hindi nalilimutan ni Paulo na mag-bonding kasama ang anak. Katunayan, mostly ng post niya sa kanyang social media accounts, particularly sa Instagram, ay naglalaman ng pictures nilang mag-ama. Nang tanungin kung anong reaction ng bata sa sexual identity ni Paulo, sinabi niya na tanggap naman ng bata at naiintindihan nito ang sitwasyon. Kahit pa, it's usually unlikely sa mga bata na mapunta sa similar situation. August 2019, nang magladlad siya sa lahat, na ina-identify niya ang sarili bilang gay. Matapos ang ilang taong pag-evade ng question patungkol sa kanyang romantic interests and preferences, maging ang rumors ng kanyang involvement sa ibang lalaki. Parehong single ngayon sina Katrina at Paulo. As of January 2019, nagkaroon ng relasyon si Paulo at Kenneth Concepcion. But the next month, February 2019, Paulo confirmed the breakup between them. Samantalang nanatili namang good friends ang former couple. Sinabi pa nga ni Katrina na si Paulo ang best actor, best daddy, best friend nito sa kanyang congratulatory message noong magwagi ng award si Paulo. Piolo Pascual. In denial, yan ang sambit ng nakatatandang kapatid na babae na si Chiki Gonzalez patungkol sa reaction ng veteran actor na si Piolo nang malaman na anak niya si Inigo Pascual. Sa isang interview noong 2014, inamin ni Inigo na noong bata siya ay isinailalim siya sa DNA test ng ama at hindi niya alam ang reaction niya tungkol dito dahil sa di naman nila napag-uusapan ang sensitive topic na iyon. September 14, 1997 nang ipinanganak ni Donabel Lazaro ang young star. Si Donna ang non-showbiz girlfriend ni Piolo noon. 2006 naman nang magstay ang mag-ina sa Amerika, kung saan namuhay sila ng simple at masaya kasama ang lolo't lola ni Inigo. Kalaunan ay inannounce ni Mami Donna na permanente nang mag-i-stay ang anak sa bansa para ipagpatuloy ang umuusbong na career nito. Nang minsang ma-interview back in 2015, kung saan natanong kay Donna ang dahilan ng breakup nila, saad niya ay bata pa po kasi kami noon. Nung naging kami, 17 going on 18 po. Barkada po kami. Priority niya kasi that time ang pag-aartista niya. Saka mga bata po kami, yung mga desisyon namin hindi stable. Tapos ako, priority ko rin para sa anak ko. Itinanggi rin niya na may pag-asa pang magkabalikan sila ni Papa P. Sabi niya, focus siya sa anak at pagsuporta sa pangarap nito. Nabanggit din niya na noon ay hindi sila agree ni Piolo na isa lang sa showbiz industry ang anak. Pero nang mangako si Inigo kay Mami na tatapusin pa rin ang pag-aaral ay napapayag niya rin ito. Ano nga ba ang reaksyon ni Donna sa gradual success ni Inigo? Sabi niya kahit pa nakita na niya kung paano mag-fangirl ang mga fans sa kanyang former boyfriend at ama ng artist na si Piolo ay nagugulat pa rin siya na nagugustuhan din ng madla ang ginagawa ng anak. Despite all this, nire-remind pa rin niya ang anak na mag-pray at gawin ang kanyang best sa lahat. Kung usapang love life naman, inamin ni Donna na mayroong mga nanliligaw sa kanya noon. Pero sinabi rin niya na wala siyang balak makipagrelasyon o mag-asawa muna dahil sa na-enjoy niya pa ang pag-support at pag-aalaga sa uniko iho. Dennis Trillo. Dennis had a 5-year relationship with a former beauty queen, Carlene Aguilar, from 2001 until 2006. Si Carlene ang kinoronahan bilang Miss Philippines Earth 2001 at Binibining Pilipinas World 2005. Di lamang iyon, isa rin siyang aktres. May 19, 2007 nang magtungo si Carlene sa States, kung saan niya naman ipinanganak ang anak nila ni Dennis na si Calix Andreas noong September 2007 sa Los Angeles, California. October 6 naman nang magbalik sila sa Pilipinas.
November 25, 2007 nang i-clarify ng aktres ang dahilan sa likod ng breakup nila. She declared that Dennis double-crossed her. Nagsimula siyang mag-doubt sa lalaki matapos malink ito sa isang sexy star back in 2005, kung saan naganap din ang cool-off sa pagitan nila, na ayon kay Carlene ay isang beses lang nangyari. Pinabulaanan din niya ang statement ni Dennis noon na complicated na ang relasyon nila bago pa man siya lumipad patungong states during her pregnancy. Patunay nito ang ilang sweet messages at constant communication ng dalawa. And during her stay in the States, umusbong naman ang rumors about sa romantic affiliation ni Dennis kay Christine Reyes. Dennis avoided the topic when Carlene confronted him about it. In fact, during a 2011 interview, Dennis admitted that he cheated on his former girlfriends, proving the fact that he indeed double-crossed the mother of his child. He said, "I'm only human. I was still so young then. I've learned my lesson. I'll never do it again." After some years, some improvements were seen between Carlene and Dennis. Mas okay na. That's what she said nang tanungin about sa interaction nilang dalawa. The two formed a civil relationship for the sake of their child, Calix. Truth be told, tuwang-tuwa si Trillo sa kanyang anak. "Nawawala ang pagod ko pag nakikita ko siya at madalas yon," ayon kay Dennis. Kinumpirma naman ni Carlene na ang intense commitment ng former boyfriend sa anak. Sabi niya, excited siya lagi. Tapos pag wala siyang taping, pumupunta siya sa bahay. Every day nagtitaping siya, pero talagang naghahanap siya ng time para kay Calix. Doon sa ipinapakita niya, "I admire him." Dennis is in a relationship with Jeneline Mercado, while Carlene is enjoying her married life with her husband, Yo Ocampo.